Samantala, kaugnay sa rekomendasyon ng Metro Manila Council na isailalim sa pinakamaluwag na Alert Level 1 ang NCR, makakapanayam natin si DILG Undersecretary Epimaco Densing. Usec Densing, magandang umaga po. Yeah, magandang umaga at sa lahat ng mga kapuso, magandang umaga rin po. Apo, Usec Densing, pabor po ba ang DILG sa rekomendasyon na ibaba sa Alert Level 1 ang NCR? Sa tingin niyo ba ay handa na ang NCR para dito? Well, una sa lahat, meron tayong metrics na sinusunod, no, bago sa lahat ng alert levels, 1, 2, 3, 4, 5. So itong sa alert level 1, kung titingnan natin lahat ng metrics, yung average daily attack rate, yung two-week growth rate, yung healthcare utilization rate, nasa low risk na lahat yan. So pwede talaga mag-alert level 1 ang NCR. At para mag-qualify, kailangan din yung ating A2, A3, at saka yung buong populasyon, at least nabakunahan na ng 70%. Nangyari na rin yan sa NCR. So pwede na ho siyang ibaba talaga base sa metrics. Apo, so Usec Densing, kapag gabi na ba, malaki ho ba yung magiging pagbabago doon sa guidelines na, lalo na ho dito sa NCR? Kasi yung sabi nga nung iba, parang ngayon, parang alert level 1. Ano ho yung magiging pagkakaiba pag alert level 1 na tayo? Well, kung babasihan po natin yung existing Executive Order 151 ng pag-approve ng alert level system, sa alert level 1 po, wala nang capacity restrictions. Kung mapapansin nyo sa alert level 2, 3, 4, nire-restrict nila yung dami ng tao sa mga lugar na may 3Cs. No? Sa alert level 1, wala na po yung capacity restrictions. Ang kailangan lang po i-impose dyan, yung minimum public health standards, no? Pagsusuot ng face mask, pagdidistansya, paghuhugas ng kamay. Pero baka magbago pa yun, baka may idagdag pa or baka may mabawasan base sa pagiging usap ng IATF ngayong hapon. Apo. Kumusta naman yung pagpapatupad ng health and safety protocol sa mga campaign rally? May mga naiulat na bang lumalabag? Although nakikita natin minsan sa video, di ba? O paano yung pagdagsa ng mga tao kapag may mga campaign sorties yung ating mga kandidato? Well, as of now, meron na kaming sinisita pero wala pang official na reklamo, no? As an election office kasi meron po yung sinusunod na COMELEC resolution. So, pagsisita, meron na po. Pero election offense o reklamo, wala pa po kami natatanggap. Apo, pagdating doon sa guidelines sa mga campaign na rally dyan sa alert level 1, may pagbabago po ba na makikita tayo, Usec Densing? Yun po ang aming inaalala, no, sa DILG, sa ibang ahensya, sa alert level 1, wala na nga yung capacity restriction. So pwedeng magpunuan or 100% capacity ang isang rally o isang lugar. Mm-hmm. At kung titingnan natin yung COMELEC resolution, category 1 ang lalabas dito. Baka ho sa isang rally mag 100% instead na 70% lang sa isang alert level 2 status. So yun ang gusto naming bantayan at baka yan ang magiging panibagong mga restriction lang siguro. Ang yan ang ipopropose namin na pag campaign rally siya, magkaroon pa rin ng capacity restriction. Okay. Maraming salamat po, DILG Undersecretary Epimaco Densing. Magandang umaga po sa inyo, sir. Salamat po at magandang umaga rin po. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ng unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.